Magandang araw sa ating lahat. Kami po ang pangkat-anim kung saan amin pong itatalakay ang nilalaman ng ating Module 6. Upang opisyal na naming umpisahan ang aming pagtatalakay ngayong araw, akin ko pong tinatawagan ng unang magtatalakay, Miss Domingo. Magandang araw, ako nga po pala si Clarissa Domingo at ilalahad ko sa inyo ang mga impormasyon tungkol kay Luwalhati Bautista. Sino nga ba si Luwalhati Bautista? Siya ay isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat sa anyo ng nobela o maikling kwento. Siya din ay lumilikha ng pampelikula at telebisyon. Siya ay pinanganak noong 2 ng Disyembre sa taong 1945 sa Tondo, Manila. Si Luwalhati Bautista ay nagtapos ng elementarya noong 1958 sa Emilio Jacinto Elementary School. Nagtapos siya ng sekundarya noong 1962 sa Torres High School. At siya ay nagkolehiyo sa kursong Journalism sa Lyceum University of the Philippines. Ngunit siya ay nag-drop out bago matapos ang kanyang unang taon. Kinulang man sa formal na pagsasanay si Bautista, naging kilala naman siya dahil sa kanyang makatotohanan at matapang na pahayag sa mga isyong kinakasangkutan ng mga kababaihang Pilipino. At sa kanyang makabagdamdamin na pagpapakita sa babae na may mahirap na sitwasyon sa bahay at trabaho. Ilan sa mga nobela ni Bautista, Ang Gapo, Dekada 60 at Bata-Bata Paano Ka Ginawa, ang nakapagpanalo sa kanya ng 3 beses sa Palangka Award noong 1980, 1983 at 1984. Naglalarawan ang mga nobelang ito sa kaapihan ng mga kababaihan noong panahon ni Marcos. Nakatanggap din ang kanyang 2 maikling kwento na Palangka Award. Unang Gantimpala noong 1982, Ang Tatlong Kwento ng Buhay ni Juan Candelabra. Pangatlong Gantimpala noong 1983, Ang Buwan-Buwan Hulugan Mo Ako ng Sundang. At hindi din matatawaran ng husay ni Bautista sa pagiging scriptwriter ng pelikula noong 1976 ng Sakada na nagpapakita ng kalagayan ng mga magtutubo at ng kanyang pangalawang pelikula na nominado sa Film Academy na Kumahawi Man Ang Ulap noong 1984. Gumawa rin ng nobela si Bautista na Ang Bulaklak ng City Jail Base para sa mga kababaihang nakulong at nagwagi ito sa Star Awards sa Metro Manila Film Festival. Ngayon naman na aking tinatawagan si Miss Giducos para italakay sa atin ng kwento ng si Kesa at si Morito. Si Kesa at si Morito, salin sa Pilipino ni Luwalhati Bautista. Mula sa Rashomon and Other Story na pangkwento ni Ronosuke Akutagawa. Unang bahagi, monologo ni Morito. Sa pagkakatingin sa buwan habang nag-iisip, naglalakad si Morito sa ibabaw ng mga lagas na dahon sa labas ng bakod ng kanyang bahay. Sumikat na ngayon ang buwan. Karaniwang hinihintay ko na may pagkainip ang pagsikat ng buwan. Pero ngayong gabi, ang maliwanag na sikat ng buwan ay yanig na sumisindak sa akin. Kinikilabutan akong isipin na ang gabing ito ay magwawasak sa aking kasalukuyang sarili at gagawin akong isang karumal-dumal na mamatay tao. Isipin na lang na kapag ang kamay na ito ay namula sa dugo. Anong kasumpa-sumpang nilalang ang magiging tingin ko sa aking sarili kapag nagkaganon? Ang puso ko'y di mababagbag sa sakit kung papatay ako ng isang kaaway na kinasusuklaman ko, pero ngayong gabi ay kailangan kong patahin ng isang lalaking hindi ko kinasusuklaman. Matagal ko na siyang kilala, kahit kamakailan ko lang nalaman ang kanyang pangalan. Wataro Saimonoyo. Mula sa pool pay kilala ko na ang kanyang magandang muka. Nang matuklasan kong asawa siya ni Kesa, totoong sandali rin akong nag-apoy sa panibugho. Pero ngayon, ang panibugho ko'y napawi na. Hindi nag-iwan ng anumang bakas sa aking isip o puso, kaya para sa aking karibal sa pag-ibig, wala akong pagkamuhi o masamang hangarin. Manapa, mabuti ang isipin ko para sa kanya.
nang sabihin sa akin ng tiya ko, si Komurugawa, kung paano niya pinagsikapan at pinagsakitang makuha ang puso ni Kesa na kadama ako ng simpatiya sa kanya. Nauunawaan ko na sa buong hangarin niya na mapangasawa ito, pinaghirapan pa niyang matutong sumulat ng tula. Hindi ko maisip na ang simple at nakakabagot na lalaking iyon ay sumusulat ng mga tula ng pag-ibig. At isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi sa kabila ng damdamin ko. Hindi itong ngiti ng pag-uyam. Naaantig ako sa pagkamasuyo ng isang lalaki na ginagawa ang lahat para makuha ang isang babae. Posible pa rin na ang kanyang masimbuyong pag-ibig ang nagtulak sa kanyang sambahin ang minamahal kong si Kesa ay nakapagdudulot sa akin ng kasiyahan. Pero mahal ko ba talaga si Kesa? Ang aming pag-iibigan ay maaaring paghiwalayin sa dalawang baitang, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Minahal ko siya bago siya ikinasal kay Wataro, o iyon ang aking palagay. Pero ngayong tumitingin ako sa aking puso, nakikita ko na marami akong motibo. Ano ang gusto ko sa kanya? Siya ang klase ng babaeng kinadaramahan ko ng mga hangaring kamakailan lang kahit noong mga panahon na ko'y wala pang bahid bungis. Mapahihintulutan ang eksaheradong pahayag, ang pag-ibig ko sa kanya'y hindi hihigit pa sa isang sentimental na version ng motibong nagtulak kay Adan sa piling ni Eva. Malinaw ito sa mga pag-aaninlangan ko na patuloy siyang mahalin kung sakaling ang isang hangarin ay natupad. Bagamat nananatili siya sa isip ko sa sumunod na 3 taong pagkamaraang maputol ang aming ugnayan, hindi ko tiyakang masasabi na mahal ko siya. Sa kusunod na pakikipag-ugnayan ko sa kanya, ang pinakamalaking ipinagsisisi ko ay iyong hindi ko siya nakilala ng lubos. Pinarurusahan ng kawalang kasiyahan, nahulog ako sa kasalukuyang relasyon na gumigimbal sa akin. Gayunman, alam kong mangyayari. Ngayon, itinatanong kong muli sa aking sarili, mahal ko ba siya talaga? Nung makita ko uli siya 3 taon pagkaraan, sa pagdiriwang na kaugnay ng pagkakayari ng tulay ng Watanabe, ginawa ko ang lahat ng paraan para makita siyang patago. Sa huli, nagtagumpay ako. Hindi lang ako nagtagumpay na makita siya, kundi inangking ko pa ang kanyang katawan na gaya ng pinapangarap ko. Sa pagkakataong iyon, ang panghihinayang na hindi ko siya nakilala ng pisikal ay hindi ang tanging nangibabaw sa akin. Nang maupo ako sa tabi niya sa nababanigang silid ng bahay ni Komurugawa, napansin ko na malaking bahagi ng aking panghihinayang ang naglago na. Malamang na ang aking hangarin ay pinahina ng pangyayaring hindi na ako malinis. Pero ang pinakapangunahing dahilan ay hindi siya ang inaasahan kong maging siya. Nang magkaupo kaming maghaharap, natuklasan ko na hindi siya ang imahe ng malabantayog na kagandahang binuo ko sa isip sa nakaraang 3 taon. Malayo siya sa idulong pinaka-aasam-asam ko sa aking puso. Ang kanyang mukha na makapal na nakukulapan ng matingkad ng pulbos ay pinaglahuan na ng malaking bahagi ng dating kasariwaan at makinis na panghalina. Sa ilalim ng mga mata niya ay nakahugis ang nangingitim na guhit. Ang tanging hindi nagbago sa kanya ay ang kanyang malilinaw, bilog at maiitim na mga mata. Nang makita ko siya sa bagong paningin ito, nagimbal ako. At sa kabila ng aking damdamin ay hindi ko na mapigilang iiwas ang aking mga mata. Kung gayoy, paano ko nagawang makipagtalik sa isang babaeng napakanipis ng pagkakabisig ko? Unay, itinulak ako ng kakatuwang kagustuhan na pangibabawan ang dating hangarin ng puso ko. Sa pagkakaupong magkaharap, binigyan niya ako ng isang eksaheradong kwento ng kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. Wala siyang iniwan kundi hugkang ng alingaungaw sa aking tainga. Mayroon siyang hambog na ideya tungkol sa kanyang asawa. Naisip ko,
May hinala rin ako na maaaring ito'y tulak ng kanyang kagustuhang wag nang pagnigasin pa ang aking pagnanasa. Kasabay nito, patindi ng patindi ang dating hangarin ko ihantad ang kanyang kasinungalingan. Bakit itinuturing ko iyong kasinungalingan? Kung sasabihin ninyo sa aking minamahal kong mambabasa na ang sariling kayabangan ko ang nagtulak sa akin para maghinalang kasinungalingan ng kanyang pahayag, hindi ko maiitatwa ang inyong bintang. Anak, anumang pinaniniwalaan ko noon at pinaniniwalaan ko hanggang ngayon na iyon ay kasinungalingan. Pero hindi ang hangaring makapanlupig ang tanging nangungutngat-ngat sa akin ng mga sandaling iyon. Pinamumulahan akong banggitin ito. Pinangingibabawan ako ng pagnanasa. Hindi iyon basta panghihinayang lang na hindi ko nakilala ang kanyang katawan. Iyon ay hamak na kalibugan mismo na hindi nangangailangan na ang kabilang panig ay maging ang babaeng iyon. Marahil ay walang lalaking umarkila sa babae sa isang bahay putahan na magiging mas hamak pa sa akin ng mga sandaling iyon. Anot anumang batay sa ganyang iba't ibang motibo, nagkaroon ako ng relasyon kay Kesa. O manapa, inalis ko siya ng dangal. Bilang pagbalik sa unang tanong na binitawan ko, hindi ko na kailangan itanong pa ngayon sa aking sarili kung mahal ko siya. Nang matapos ang lahat sa pilitang ibinangon ko siya sa aking mga bisig, ang babaeng ito na umiiyak na ibinagsak ang kanyang sarili. At nagmukha siyang mas walang dangal kaysa sa akin. Ang kanyang nakasabog na buhok at nagpapawis na katawan, ang lahat ay indikasyon ng kapangitan ng kanyang isip at katawan. Hindi kamali ang sabihin na simula ng araw na iyon, sa puso ko'y nagkaroon ako ng bagong pagkamuhi sa kanya. At ngayong gabi, papatayin ko ang isang lalaking hindi ko kinamumuhian para sa kapakanan ng babaeng hindi ko iniibig. Patahin natin si Wataro. Bulong ko sa tainga ni Kesa. Baliw na nga ako para gawin ang napakagarapal na mungkahing iyon. Wala sa loob na inihiga ko sa tainga niya ang nakaraang hangarin ko na hamunin ng labanan si Wataro at pagwagian ng kanyang pag-ibig. Anot anuman, patayin natin si Wataro. Bulong ko. At tiyak na bumulong ako nang nagtatangis ang mga ngipin sa kabila ng aking damdamin. Kapag naaalala ko ngayon, hindi ko masasabi kung ano ang nag-udyok sa akin para gawin ang padalos-dalos na bagay na iyon. Ang tanging naiisip ko bilang paliwanag dito ay ginusto kong tagpian ang relasyon sa kasalukuyan. At habang tumitindi ang paghamak at pagkasuklam ko sa kanya, lalo kong kinaiinipan na mawasak ko ang kanyang dangal. Wala nang mas angkop pa sa mga layuning uto, kundi patahin ang asawang pinangangalanda kanyang mahal niya at makuha ang kanyang pagsang-ayon mula sa kanyang pagpapatumpik-tumpik. Kaya tulad sa isang lalaking binabangungot, nakapanaig ako sa kanya na maisakatuparan naming dalawa ang pagpatay na hindi ko gusto. Kung iyan ay hindi sapat para ipaliwanag ang aking motibo sa pagmumungkahing patayin si Wataro, wala nang paliwanag na dapat pangkain. Maliban sa isang kapangyarihang banyaga sa mga mortal, marahil ay demonyo o diablo, ang nagtataboy sa akin sa makasalanang daan. Nagpupumilit at paulit-ulit na ibinubulong ko ang ganot-ganong dim bagay sa tainga niya. Sa huli, nag-angat siya ng muka at sinabing, "Oo, dapat mo ngang patahin si Wataro." Hindi lamang ako na sorpresa sa biglang pagsang-ayon niya, kundi nakakita ako ng mahiwagang kinang sa kanyang mga mata na hindi ko napansin noon. Taksil na babae. Iyon ang naging tingin ko sa kanya. Gumuhit sa nagiinit na utak ko ang iglap na pagkabigo at paghihilakbot at oo, pagkasuklam. Kung maaari lang ay babawiin ko ang pangako ko noon din. Sa gayoy, mapapangalanan ko na siya'y mang-aapid. At ang aking konsensya ay makapagkakandong sa katuwirang pangingit-ngit.
Pero hindi ko nagawa. Inaamin ko agad kung nakita na imposible iyon sa saglit na bigla siyang tumitig sa akin. Nagbago na ang kanyang anyo, na parabang nakita niya ang laman ng aking puso. Nahulog ako sa malungkot na kalagayang pakikipagtipan para paslangin ang kanyang asawa dahil sa takot ko na paghigantihan niya ako kapag nabigo akong tuparin ang aking bahagi ko sa usapan. Ngayon, ang takot na ito'y mahigpit at matatag na dumakot sa akin. Magtawa kayo kung ibig ninyo. Sa aking karuwagan, ito ang gawa ng isang hindi nakakaalam kung gaano kahamak ang kanyang kalaguyong. Kapag hindi ko pinatay ang kanyang asawa, papatayin niya ako sa kahit na anong paraan. Kailangan kong patahin ang kanyang asawa at kung hindi, papatahin niya ako. Desperadong naisip ko sa pagkakatingin ko sa kanyang walang luha pero umiiyak na mga mata. Pagkatapos kong bitawan ang aking pangako, hindi ba maminasilip akong ngiti sa kanyang bibig at biloy na gumuhit sa kanyang maputlang pisngi? Ay, dahil sa kasumpa-sumpang pangakong ito, idagdag ko ang krimen na buktot na pagpaslang sa pinakamaitim na pusong maaaring maisip. Kung tatalikuran ko ang nakatakdang pakikipagtipan na magaganap ngayong gabi, hindi. Ipinagbabawal iyon ng aking pangako. Lagpas ito kaya kung batahin. Isa pa, natatakot ako sa kanyang paghihigante. Totoong-totoong ito. Pero may iba pang naguudyok sa akin na gawin iyon. Ano ito? Ano ang malaking kapangyarihang iyon na nagbubunsod sa akin na duwag ako para patahin ang isang inosenteng lalaki? Hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi. Pero posibleng hindi. Hindi maaari. Pinandidirihan ko siya. Kinatatakutan ko siya. Kinasusuklaman ko siya. Pero gayunpaman, maaari ring dahil mahal ko siya. Si Morito, na patuloy sa paglalakad ay hindi na nagsalita pa. Ang pag-awit ng isang balada ay pumailan lang sa gabi. Ang isipin ng tao na nasa dilim walang ilaw na nakapagbibigay liwanag, nagsindi ito ng apoy ng makamundong paghahangad upang humayo at lumitaw sa loob lang ng isang iglap. Dalawang bahagi, monologo ni Kesa. Gabi, sa ilalim ng isang lampara, nakatayo si Kesa. Nakatalikod sa ilawan, nag-iisip ng malalim at kagat-kagat ang manggas ng kanyang kimono. Darating ba siya o hindi? Ewan ko. Imposibleng hindi. Lumulubog na ang buwan pero walang marinig kahit isang yabag. Kaya maaaring nagbago ang isip niya. Kapag hindi siya dumating, araw-araw akong mabubuhay sa kahihiyan tulad sa isang puta. Paano ako nalubog sa kahihiyan at kasamaan? Mawawala ako ng dangal at tatapak-tampakan na lang sa pagkakabilad ng kahihiyan ko. Gayon may kakailanganin kong manahimik na parang pipe. Kapag nagkagayon ay dadalhin ko hanggang kabila ng libingan ang aking pagsisisi. Sigurado akong darating siya. Mula noong nagkaraang araw, iyon na ang aking pananalig. Natatakot siya sa akin. Kinasusuklaman niya ako't pinandidirihan. Gayunpamay, natatakot siya sa akin. Talaga, kung ang aasahan ko lang ay ang sarili ko, hindi ako makakasiguro sa kanya. Pero ngayon, hindi ko magawang umasa sa sarili ko. Napakahama ko ng nilalang. Hanggang noon, 3 taon na ang nakakaraan ay may tiwala ako sa aking sarili at higit sa lahat, sa aking kagandahan. Mas matapat kong sasabihin nating hanggang noong araw na iyon kaysa noong 3 taon na nakaraan. Noong araw na iyon, nakita ko siya sa silid ng bahay ng aking tiya, isang sulyap sa kanyang mga mata at nakita ko ang aking kapangitan na nasasalamin sa kanyang isip. Kinausap niya ako ng masuyo at mapagmahal. Nakakalay mo'y walang problema. Pero paano pa maaaliw ang puso ng isang babae na sandaling matuklasan niya ang kapangitan ng kanyang pagkatao? Nagimbal ako, nayanig, nagdalamhati. Di hamak na mabuti pa ang nakasisindak na pagkabalisang dala ng paglalaho ng buwan na nakikita ko sa aking kamusmusan sa mga bisig ng aking tagapag-alaga. Kung ihahambing sa malamultong pagkalunos
na nagpakulimlim sa isip ko ng mga sandaling iyon. Dahong lahat ng pangarap at pangitain sa aking puso. Ang kalungkutan ng isang maunos na madaling araw ay tahimik na bumalos sa akin. Ngatal sa kalungkutan, sa huli ay sisinuko ko ang aking katawan na para na ring patay sa mga bisig ng lalaking hindi ko iniibig. Sa mga bisig ng isang makamundong lalaki na nasusuklam at nandidiri sa akin. Hindi ko na ba makakaya ang aking kalungkutan mula ng buong linaw na maipamuka sa akin ng aking kapangitan? Sinipkap ko bang mailibing ang lahat ng hibang na sandaling iyon na sumubsob ako sa kanyang dibdib? O itinulak din ako ng kahihiyang paghahangad lang na gaya rin niya? Maisip ko lang iyon ay nilulukob na ako ng kahihiyan. Kahihiyan, kahihiyan, lalo na noong ilayo ko ang aking sarili sa kanyang mga bisig, hiyang-hiya ako. Ang pagkainis at kalungkutan ay naghatid ng walang katapusang luha sa aking mga mata sa kabila ng pagsisikap ko na huwag umiyak. Hindi lamang ako nagdadalamhati sapagkat nawala ako ng dangal. Higit sa lahat ay nahihirapan ako at nagdurusa dahil ako'y pinandidirihan tulad ng isang asong ketong na kinasusuklaman at pinarurusahan. Ano ang aking nagawa mula noon? Ang meron lang ako'y ang pinakamalabong alaala niyon na parabang isa iyong bagay na malayong nakalipas. Natatandaan ko lang ang kanyang mahabang tinig na bumubulong. Patayin natin si Water. At dumampi sa aking tainga ang kanyang bigote habang ako'y humihikbi. Pagkarinig sa mga salitang ito, kakatuwang nakadama ako ng sigla. Oo, sumigla ako't lumiwanag na tulad ng sinag ng buwan, kung ang sinag ng buwan ay matatawag na maliwanag. Bakit hindi? Hindi ba ako inaliw ng mga salitang ito? Ay, hindi ba ako? Hindi ba ang isang babae, isang nilalang na nakadarama ng kaligayahan sa pag-ibig ng isang lalaking sukdulang patayin niya ang sarili niyang asawa? Nagpatuloy ako sa pagluha sa loob ng may malungkot at masiglang pakiramdam na tulad sa isang sinag ng buwan. Kailan ako nangakong makipagtulungan sa pagpaslang sa aking asawa? Noon lamang pumasok sa isip ko ang aking asawa. Matapat kong sinasabing noon lang. Hanggang sa mga oras na iyon, ang isip ko'y buong-buong nakatuon sa aking sarili at sa aking kahihiyan. Pagkaraay, nakita ko ang larawan na nakangiting muka sa aking asawa. Malamang na ang sandaling maalala ko ang kanyang muka, gumuhit sa isip ko ang plano. Sa sandaling iyon ay desidido na akong mamatay at ikinagagalak ko ang aking desisyon. Pero nang huminto na ako sa pag-iyak, nang magtaas ako ng muka, at tumingala sa kanyang muka para matagpuan ang kapangitan kong nasasalamin doon. Dama ko'y naglaho lahat ng aking kaligayahan. Ipinagunita nito na sa aking kadiliman ng paglalaho ng buwan na nakikita ko kasama ang aking tagapag-alaga. Iyon, tulad ng nangyayari ay iglap na nagpalaya sa lahat ng masamang espiritong nagtatago sa ilalim ng aking kaligayahan. Dahil nga ba sa pagmamahal ko sa aking asawa kaya mamamatay ako para sa kanya? Hindi, kundi dahil lang sa reasonableng pangangatwirang ito. Ibig kong pagbayaran ng pagkakasala kong pakikipagtalik sa iba. Dahil walang tapang na magpakamatay na sa akin ang buktot na hangaring makapag-iwan ng magandang impresyon sa mga tao. Ang kabuktutan kong ito ay maaari na rin sigurong palampasin sa ilalim ng pagkukunwaring mamamatay ako sa aking asawa. Hindi ba ako nagpaplanong ipaghiganti ang aking sarili laban sa pagkamuhi sa akin ng aking kalaguyo? Sa kanyang pandidiri sa akin? Sa kanyang buhong na pagnanasa? Pinapatunayan ito ng isang sulyap sa kanyang muka na pumawis ng mahiwagang kislap na tulad sa mapulang liwanag ng buwan at nagpapalamig sa aking puso sa matinding pagdadalamhati. Mamatay ako hindi para sa aking asawa kundi para sa aking sarili. Mamamatay ako para parusahan ang aking kalaguyo sa pananakit niya sa aking puso at para sa aking hinanakit sa pagdungis niya sa aking katawan. Hindi lang ako walang karapatang mabuhay kundi wala rin karapatang mamatay.
Pero ngayon, gaano kainom pang mamatay na lang kahit sa pinakahihiyang-hiyang paraan kaysa mabuhay. Nakangiti ng pilit, paulit-ulit kong ipinapangako na papatayin namin ang aking asawa. Dahil matalas ang pakiramdam niya, marahil ay natunugan niya sa mga salita ko kung ano ang mangyayari kapag hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Kaya mukhang imposible na pagkatapos niyang mangako ng ganon ay aatrasin niya ito. Tunog ba iyon ng hangin? Kapag naiisip ko na ang mga dinaramdam ko mula noong araw na iyon ay matatapos na sa wakas ngayong gabi, nakakahinga ako. Tiyak na ang bukas ay maghuhunos ng kanyang malamig na liwanag sa aking katawang walang ulo. Kapag nakita iyon ng aking asawa, siya ay hindi. Hindi ko siya iisipin. Mahal ko ang aking asawa. Pero wala akong lakas na gantihan ng kanyang pag-ibig. Isang lalaki lang ang maaari kong mahalin at ang lalaking iyon ay darating ngayong gabi para patayin ako. Kahit ang gaserang ito'y napakaliwanag para sa akin, ako'y pinahihirapan ng aking mangingibig. Hinipan ni Kesa ang ilawan. Hindi nagtagal at narinig ang mahinang tunog ng isang nabuksang kandado at bumaha sa loob ang maputlang sinag ng buwan. Upang paikliin natin ang mahabang kwento, akin ko pong tinatawagan ang pangatlong magtatalakay sa aming grupo, Miss Puntillas. Ang unang tauhan ay si Morito. Si Morito ang kalaguyo ni Kesa na napilitang patayin si Wataru. Pangalawa ay si Kesa. Ito ay isang babaeng makasarili na kinamumuhian ng sarili. Siya ang asawa ni Wataru. Pangatlo ay si Wataru. Ito naman ang lalaking ginawa ang lahat para lang makuha ang puso ni Kesa. At ang panghuling tauhan ay si Kumorogaw, na tiya ni Morito. Ang mga pangyayari ay nangyari sa tulay ng Watanabe, sa bahay ni Morito at sa bahay ni Kesa. Ngayon ay sa tunggalian. Ang unang tunggalian ay ang tao laban sa sarili. Kung saan si Morito ay nagdadalawang isip sa nararamdaman niya para kay Kesa. Kung mahal niya pa talaga ito o hindi. Habang si Kesa naman ay nawawala ng tuwala sa kanyang sarili. Dahil sa tingin niya ay hindi na siya kaaya-aya dahil sa nangyari sa kanila ni Morito. Nagsisisi siya na pumayag siya sa gusto ni Morito. At iniisip niya na baka hindi matuloy ang plano nilang dalawa sapagkat alam niya ang pinagdidirian at kinasusuklaman siya ni Morito. Sunod ay ang pagdedesisyon ni Kesa na siya ang dapat mamatay sapagkat siya naman ang nagtaksil at para na rin parusahan ang lalaking nagdumi sa kanyang sarili. Ang sunod na tunggalian ay ang tao laban sa tao. Una ay kay Morito laban kay Kesa. Dahil alam ni Morito na kapag hindi niya sinunod si Kesa ay may posibilidad na siya ang patayin nito imbis na si Wataru. Pangalawa ay si Kesa laban sa asawa nito ang si Wataru dahil gusto niyang patayin ang kanyang asawa para kay Morito. Ang sugdulan ay nagsimula ng magtaksil si Morito at Kesa sa asawa nito ang si Wataru. At nung nagdesisyon sila na patayin ito. Ngunit bago pa nila gawin ang binabalak nila, ay naisip ni Kesa na walang ibang dapat mamatay na mali ang ginagawa nila ni Morito na hindi dapat si Wataru ang mamatay kundi siya sapagkat siya ang nagtaksil dito. At ang wakas ng kwento ay, gaya nga ng napagkasundoan nila Kesa at Morito, pumunta si Morito sa silid ni Wataru para patayin ito. Pero wala siyang kaalam-alam na ang kanyang nasaksak pala ay si Kesa. Ngunit ang totoo ay nagpakamatay na si Kesa bago pa man masaksak ito ni Morito. Dahil kung babalikan natin ang wakas ng nasabi ko po, ang sinabi doon ay hinipan ni Kesa ang ilawan. Hindi nagtagal at narinig ang mahinang tunog ng isang nabuksang kandado at bumaha sa loob ang maputlang sinag ng buwan. Ang hinipan ni Kesa ang ilawan, sumisimbolo po iyon na napakamatay si Kesa. At dito na po nagtatapos ang aming pagtatalakay. Maraming salamat po.